now I will I'm going to demonstrate how to bead making, a traditional bead making. Okay. So first, bead pad. So mostly sa assessment naman, yung bed pad is yung garter, no, sa corner by corner. So bed pad is a good side. So ang pag-stroke niya ganyan, it's ang tawag is butterfly stroke. Butterfly stroke. So sa assessment, garter lang ang ginagamit, ang garter, hindi ganito. So mas mabilis. Then next is first linen. Ayun yung tinatawa, ayun yung ginagamit for miter sa first linen. So make sure na yung itikita niya is nasa baba, and then good side. Itikita is nasa baba dito sa fault line. Okay, and then kailangan good side, ibig sabihin yung tahi ay nasa baba, nasa baba. So yun, butterfly stroke. Meron passing stroke, no? Ganito, fishing stroke. Ganito, fishing stroke, side. Ito is butterfly stroke. So, yan. So, okay. So, pwede nyo siyang i-ano muna. Pwede nyo siyang i-arrange muna. So, kung pwede nyo naman i-miter agad. So, miter. Yes, tuck in. Then, miter, 45 degrees or in below fold. So, ganyan. So, make sure dito naka-line. Tuck in. Miter. Okay? So, make sure na walang wrinkles, no? Hawakan nyo to sa gilid. Hawakan nyo na dito para hindi siya pagkakaw nagtatakin kayo. Okay? So, next. Okay, tuck in. Yan. So, dito. So, 45. What's the number, sir? Okay. Dito ang napaka-importante, no? So, tuck in. Tuck in. Make sure, guys, sa assessment, ha, maiksi yung kuko kasi mahirap mag-miter pag mahaba. So, next, pusib ka dito. Miter. Ayun. So, bawal yung palad. Bakit? Kasi yung palad is marumi. Yan ang pinangahawak natin. So, to prevent the trans the microorganism transfer, no? So kailangan nakaganito. So yun. So, 45 or envelope size fold. Ayan. So my insert. Okay. So insert. Make sure na naka-envelope siya. At walang wrinkles. Okay, hawakan dito para yung ng technique para hindi siya masama sa pagtatakin. So, nakaano siya. Yan. So, nakaba kasi siya. So, no? So, yun. Make sure na walang wrinkles sa gilid. Kasi yun ang importante. So, okay. So, yun. Next is blanket. Blanket. So, next blanket. No, next is ano? Second linen. Second linen. So, ang second linen naman is wrong side. Ibig sabihin, so, second linen, wrong side. Ibig sabihin yung wrong side is nasa taas, nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Nasa ibabaw. So, butterfly stroke. Ayan. Ulitin.
butterflies to. Yan. So, since second linen, huwag munang imamiter. Yeah? Huwag munang imiter, and then, kailangan yung age niya dito is nakalibel sa 8 board. Okay? 8 board. So, huwag munang i-ano, no? Yun. Naka-level siya dito sa first linen, sa headboard. Okay? And then, huwag muna siyang imamiter. Okay? Then, next. Next is blanket. Blanket is kailangan si Tikita din nasa baba. So, make sure na i-check nyo muna bago kayo mag-ano ha, mag-stroke ha. So, kailangan nasa baba si Tikita and then good side. Ibig sabihin, si good side ay nasa taas. Ayun. Good side. Good side, good side. So, good side, butterfly stroke. Butterfly stroke. So, dito tayo sa taas, no? Kailangan, from the edge of the forehead, or forehead line, ano tawag ito? Head line. Head line, it's dalawang tangkal. Ang distance sa distance ni blanket. So, dalawa, sir. Dalawang dangkal. So, yan. Dalawang dangkal. Bakit? Kasi para si pillow, magkasya siya. So, yan. Dalawang dangkal. Hindi rin siyang, hindi din siyang imamiter, ha? Huwag muna. So, next. Third linen. Third linen. So, make sure si third linen, ganun din. Same thing, ha? Si Tikita nasa baba. And then, good side. Ibig sabihin, si good side ay nasa taas. So, itong ginamit lang natin ito na ano, kasi wala pa tayong linen. So, butterfly. Yeah. And then, si third linen is yung distansya galing kay from the forehead, for the head, from the headline, ay rather, from the headline is only isang dangkal. Ayan, no? Isang dangkal lang siya. So, there is ibaba nyo siya, no? Isang dangkal. Sir, sige, sige. So, yun. Isang dangkal. So, isang dangkal, isang dangkal. So, yun. So, isang dangkal. Ang third linen, dito na kayo mag-miter. Sa third linen, kasama si second and si blanket. Isama nyo sa pagmamiter nyo. Okay? So, since na mahaba, no, dahan-dahan tayo, iwasan na mag, iwasan na iangat si mattress. Kasi bakit? Baka masira. Itindisi kasi masira yun si miter dito. So, kung gusto nyo iangat, kailangan nyo siyang hawakan si miter. Okay? Para hindi masira. So, yan, sir. Make sure na hindi masira si miter ha. Yung first linen na ginawa nyo kanina, make sure kasi yun ang i-check ni assessor. So it's the third, si second linen, si blanket, and then si third linen ay isasabay sa pagmamiter. Okay? Okay, sir. Nasundan mo? Okay. So, ano man si sir? Pasok mo lang lahat. Kasi isabay si... Mamiter mo rin siya. 45 degrees. 45 and also the envelope fold. Okay? So, sabay mo siya. Kasi mahaba ito. Yung ano yung first linen blanket, mahaba siya. So, kailangan isasabay mo siya. Sir, ganyan mo, sir. Okay. Easy. May easy. Sige lang. Ano lang. Assuming, no? Kasi yan talaga mangyayari doon. Para masabay siya. So, yan. So, ingat si mattress. Bakit? May tendency masisira sa miter. Okay? Okay. So, yon. Sige, sir. Yan. Maliit. Next si dyan. So, so, make sure na yung fold, no? Nasa center. Yung paglalagay nyo. Sige. Pasok mo. Yan. So, sabay mo siya. Isabay mo lahat. Tuck in. Okay? Okay. So, yon. Okay. So,
miter. Yan. So, sabay mo yung tatlong na yan. Okay. Traditional tayo, ha? Ito yung pag-aralan nyo. Pero madali lang naman siyang gawin. Okay? Naririnig nyo, guys, nasa online. Okay, wait muna, sir. Magpo-fold tayo. So, pagdating naman sa, ano, sa unahan, dito. So, kanina, di ba yun si, ano, si chicken linen, itong nakablo? Itong nakablo, no? Meron siyang dalawang dangkal. Ngayon, yung distance niya, si, distance ni chicken linen, at distance ni third linen, ay isang dangkal. Pero yung kay blanket, dalawang dangkal. So, ngayon, si third linen, no? Ifo-fold natin, kunin natin, i-cover natin kay blanket. Sige, sir. Ipo-fold natin. Balutin natin si blanket gamit kay third linen. Ayun, sige, sir. Yan, para kumapal siya. So, nakatago si blanket. Nakatago si blanket. Yan, wait lang. Si third linen, ayun, nakabalot na si blanket gamit ni third linen. So, ngayon, si second linen, itong naka-blow, yung blow, no? Ipo-fold natin ng, yan, na naka-level doon kay third linen at blanket. So, isang fold. Fold ulit. Yan, pantay kay third linen. So, bakit kanina si blue, second linen, bakit siya naging wrong side? Kasi pagdating dito sa taas, ipo-fold siya ng dalawang beses ka-level ni third linen. So, naging good side na siya ngayon. So, diba? And then, insert sa gilid. So, kasama si second linen. So, naka-insert na yan. So, next, pillow. So, yun. Yun ang kinalabasan, no? Yan. So, okay na, sir. Pillow. Then, pillow case. So, pag mag-ano ng pillow, bawal mag-touch sa body or sa skin. Okay? So, yun. Okay. Ano mo yung corner by corner set. Ayan. Kailangan si pillow hindi nakaharap, no? Nakaharap yung zipper niya o botones against the door. Okay? So, yun. So, tama lang ang sukat. So, dalawang ano. So, yun. So, malinis, maano siya. Okay. Nakaharap. Yun. Yun. Then next, the last, is comforter. So, ang comforter naman sa assessment, manipis at mayroon siyang design. So, since na ito ay comforter, so, hindi natin nilagyan ng ano, kay kulang man yung ano, no, yung cover. So, kayo, assuming na ito ay si comforter, manipis siya doon sa assessment, ha? So, ang pag-stroke naman ni comforter ay kailangan naka-level, naka-center yung, ito naka-center yung line sa, para hindi na kayo mag-adjust. So, ganyan kailangan. Then, butterfly stroke. Butterfly stroke. Yan. So, kailangan naka-level si, ayan. Naka-level si, ano, si comforter dito sa midline. At tawag nito? Board line. So, naka-level si comforter dito. Okay, yon. So, ngayon, mag-ano naman, so, kailangan ganyan. Konting ano lang siya, no? Okay, and then, ganyan.
So, ganyan. Yun. So, saka mo ilagay si Blade Runner dito. So, ganyan yung tamang. Yan yung tawag na traditional bead making o bead makeup. So, yun. Madali lang siya, guys. Pag alam nyo na sa assessment, maraming linen gagamitin. Tandaan nyo ha. Anim na linen kasama yung si blanket, kasama si bed pad. So, ang linen naman. So, ang linen, no? Si bed pad hindi siya. So, tawag din siya linen, pero kasama na siya doon. So, first linen, second linen, blanket, third linen, and then comforter. So, yun ha. Yun, guys. Ang tandaan nyo. So, yun ang tama. Nakita nyo ba? So, yun ang traditional traditional bead making. Guys, narinig nyo ba?